matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Bago tayo magsimula, makikiusap lang ako sa inyo mga ka-LE. Please, huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating video sa mga tropa niyo, ha? Para marami pang makasali sa ating talakayan at lumalaking team. At paalala rin na ang video na ito ay konektado sa mga naunang episodes, kaya mahalaga na panoorin mo muna ang mga iyon upang maging pamilyar ka sa ating tema at hindi ka malito. Ka-LE, samahan mo kami hanggang sa dulo ng video, ah, para wala kang mamiss at wala kang malampasan kung meron man tayong bagong update dito sa ating channel. Bago tayo magsimula, magbibigay lang muna kami ng disclaimer. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula. Kumuha ka na ng halo-halo at kape. Umupo at mag-relax dahil ito na ang ating Anunnaki series. Sa mga nakaraang episodes, nalaman natin na ang karamihan sa mga kwento sa Genesis ay nagmula sa mga tablet mula sa Sumer at Babylon. Kagaya ng Garden of Eden, ang kwento ni Adan, ang Great Flood, si Noah, ang Tower of Babel, at ang Sodom at Gomorrah. Ngayon naman, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa isang maalamat na tao mula sa sinaunang mundo. Ito ay tungkol sa isang sanggol na inilagay ng kanyang ina sa isang basket at pinaanod sa ilog. Ka-LE, marahil ang naisip mo ay ang biblical figure na si Moses. Sino nga bang hindi nakakaalam ng kanyang kakaibang birth story? Si Moses at ang kanyang kwento ay alam ng lahat. Pero ka-LE, dapat nating tandaan na kahit alam pa ng lahat ang isang kwento, hindi ito nangangahulugan na ang kwentong iyon ay totoo. Ngayon, tatalakayin natin ang pagkakapareho ng kwento ni Moses sa ibang mga kultura mula sa iba't ibang lugar at panahon. Tatalakayin natin ang literary criticism na tinanggap ng kwentong ito at sasagutin natin ang tanong kung totoo ba na nangyari ang kwento ni Moses noon. Ngayon, umpisahan na natin ang kwento ni Sargon ng Akkad. Si Sargon ay anak sa labas. Ang kanyang ina ay isang priestess, isang babae na nagtatrabaho sa templo. Upang maiwasan ang kahihiyan, ikinubli ng babae ang kanyang pagbubuntis. Nang isilang na niya ang bata, ipinagpatuloy niya ang pagtatago rito. Isang araw, ang sanggol ay inilagay niya sa isang basket at siya ay nagtungo sa Euphrates River. Dito, binitawan niya ang basket at hinaya ang bitbitin ito ng ilog. Ang ilog naman ay dinala ang basket sa lalaking tagaigib ng tubig. Kinuha nito ang sanggol na si Sargon at pinalaki bilang kanyang tunay na anak. Sa paglipas ng panahon, si Sargon ay naging isang matagumpay na hari. Siya ang nakagawa ng pinakaunang multinational empire sa mundo. Ka-LE, kung mapapansin nyo, ang kwentong ito ay kahawig na kahawig ng kwento ni Moses. Ang kanyang kwento ay nadiskubri ng mga archaeologist sa Library of Ashurbanipal, kung saan natagpuan din ang Epic of Gilgamesh. Nang matranslate ang kwentong ito at nabasa ito ng publiko,
Naalala ng lahat ang kwento ni Moses mula sa Bible. Mula sa isang sanggol na pinaanod sa ilog at naging isang matagumpay na tao na puno ng kadakilaan. Ang kwentong ito ni Sargon, kagaya ng kwento ni Uta na Pishtim sa Yusudra, ay patuloy na minumulto ang mga kwento sa Biblia. Pero bago tayo magtungo sa literary criticism, pakinggan muna natin ang isa pang kwento na nahahawig sa kwento ni Moses. Ito ay ang Kapanganakan ni Karna mula sa Mahabharata. Sa kwentong ito, ang babae na nagngangalang Kunti ay naninilbihan sa isang makapangyarihang guru. Dahil natuwa ang gurong ito sa kanyang serbisyo, nirigaluhan niya si Kunti ng isang makapangyarihang mantra na kayang tumawag sa mga Diyos. Gamit ang mantrang ito, pinatawag ni Kunti ang Diyos ng Araw. Sila ay nagkaroon ng relasyon at di kalaunan, si Kunti ay nabuntis ng Diyos. Siya ay isang berhen at kahihiya ng kanyang aabutin kapag nalaman ng lahat na siya ay nabuntis nang hindi pa nagpapakasal. Dahil sa takot, ikinubli niya ang kanyang pagbubuntis. At nang isilang niya ang bata, inilagay niya ito sa isang basket at pinaanod sa ilog. Ang nakakita naman sa basket ay isang lalaki at pinalaki nito ang bata na parang kanyang tunay na anak. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging isang tanyag na mandirigma at pinuno ng mga tribo. Ito ang kwento ni Karna. Ang kwentong ito ay nagmula sa Mahabharata sa India at isa rin ito sa dahilan kung bakit nagdududa ang publiko sa kwento ni Moses. Ngayon, pag-usapan naman natin ang literary criticism na inabot ng Bible dahil sa mga kwentong ito. Nang kumalat na sa buong mundo ang kwento ni Sargon at Karna, ang mga tao ay agad na kinwestiyon ang relasyon ng mga ito sa Biblia. Ang tanong ng lahat, iisang tao lang kaya ang tinutukoy ng mga kwentong ito? KLE, dapat nating malaman na ang kwento ni Sargon mula sa Mesopotamia ay tinatayang 500 years na mas matanda kumpara sa Bible scripture. At ang kwento naman ni Karna mula sa India ay tinatayang 400 years na mas matanda kumpara sa kwento ni Moses. Ibig sabihin, ang kwento ni Moses ang pinakahuling na isulat. Ano kayang ibig sabihin nito? Posible kaya na gawa-gawa lamang ng mga Hebrew ang kwento ni Moses? Simula nang marinig ng mga tao ang mga kwento sa Bible, marami nang naniniwala na ang mga kwentong ito ay totoong nangyari noong unang panahon. At ang kwento ni Moses ay isa na rito. Simula noon, ginagawa na nila ang lahat upang mapatunayan na ang mga kwentong ito ay totoo. Pero alam nyo ba mga ka-LE, na mula noon hanggang ngayon ay wala pa rin nahanap ang mga archaeologist na patunay na ang kwento ni Moses ay totoo. Nagsimula ang kwento ni Moses sa Egypt kung saan siya isinilang. Kasama rito ang malaking bilang ng mga Hebrew na nagsisilbing alipin. Di kalaunan, nilisan nila ang Egypt at naglakbay patungo sa Israel. Ang kwentong yan ay ayon sa Bible. Pero ano nga ba ang sinasabi ng archaeology? Mga ka-LE, ayon sa mga archaeologist, wala kahit isang record mula sa mga Egyptians ang nagsasabi na may mga Hebrew na tumira sa kanilang lupain noon. At lalong wala ring nakatalang record na may mga Hebrew na lumabas sa kanilang bansa. Ayon sa biblical narrative, si Moses ay naglakbay sa Sinai Peninsula kasama ang mga Hebrew. Pero alam mo ba na wala ring nabanggit ang mga records tungkol dito? Ang Egyptian civilization ay isang mayaman at makapangyarihang sibilisasyon noong unang panahon. Alam natin ito dahil sila ay mahusay magtala ng kanilang kasaysayan. Sa katunayan, may kopya rin sila ng kasaysayan ng iba pang mga sibilisasyon sa kanilang paligid. Kung totoo na si Moses ay naging prinsipe ng Egypt noon,
at kung talagang maraming Hebrew ang naging alipin nila noon. Bakit nalimutan nila itong isulat sa kanilang kasaysayan? Dahil walang mahanap na ebidensya na magpapatunay na totoo ang kwento ni Moses, ang mga tao ay natuo ng atensyon sa Mesopotamia, kung saan nahanap ang mga kwento na nahahawig din sa Bible. Napag-alaman nila na may kwento doon na nahahawig sa kwento ni Moses. At ito ay ang kwento ni Sargon ng Akkad. Pero may isang malaking problema lang. Si Moses ay naniniwala sa iisang Diyos. At si Sargon naman ay naniniwala sa maraming Diyos. Ito yung mga Anunnaki. Sa part 4 ng ating series, nalaman natin ang tinatawag na intertextuality. At ang kwento ni Moses ay isang kaso ng intertextuality. Nalaman natin ito dahil sa mga elemento na matatagpuan sa dalawang kwento. Idagdag mo pa ang agwat ng panahon kung kailan na isulat ang mga ito. Nang isulat ng mga Hebrew ang kwento ni Moses, kumuha sila ng ilang inspirasyon at elemento mula sa mga kwento na matatagpuan sa Akkadia at Babylonia. Dahil ang mga Hebrew ay monotheistic, ang konsepto ng maraming Diyos ay kanilang binaliwala at tuluyan na nilang binuo ang kwento ni Moses na may iisang makapangyarihang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang pagkakahawig ng dalawang kwento. Mula sa isang sanggol na pinaanod sa ilog, naging matayog na tao na puno ng kadakilaan. Ito ang pattern ng narrative na kanilang sinusunod. Tungkol naman sa kwento ni Karna mula sa India, walang patunay na ito ay may koneksyon sa kwento ni Moses. Pero posibleng ang kwento ni Karna ay kumuha lang din ng inspirasyon mula sa kwento ni Sargon. At isa pa mga ka-LE, kung babasahin mo ang kwento ng Exodus, mapapansin mo ang ilang impluwensya ng mga Anunnaki roon. Kagaya na lamang ng basto ni Moses na nagiging ahas. Kung sinubaybayan mo ang ating series, alam mo na ang ahas ay ang simbolo ni Enki. At napaka-interesting nito mga ka-LEno, dahil mula sa kwento ni Adan at Eva, ang ahas ay sumisimbolo sa kasamaan. Tapos, pagdating sa kwento ni Moses, ang ahas ay instrumento na ng Diyos. Dito tayo makakita ng pattern at inconsistency sa Bible. Posible kaya na ang ahas ni Enki mula sa kwento ni Adam at Eve ay ang parehong ahas na ibinigay ng Diyos kay Moses? At sa bahagi naman kung saan sinasamba ng mga tao ang gintong rebulto ng baka, makikita ang simbolo ni Enlil, ang toro ng kalangitan, o yung tinatawag natin na Taurus Constellation. Kung iintindihin nating mabuti, hindi maikakaila na maraming naka-impluwensya upang mabuo ang kwento ni Moses. Posibleng ito ang dahilan kung bakit walang mahanap ang mga archaeologist na patunay na magba-back up na totoo ang kwentong ito. Kahit kailan, walang batang Hebrew na inilagay sa basket at pinaanod sa ilog Nile. At kahit kailan, walang naging prinsipe ang Egypt na nagngangalang Moses. So, ibig sabihin ba nito ay hindi totoo si Moses mula sa Bible? KLE, ang sagot ay hindi. Ayon sa archaeology, ang kwento ni Moses ay isang mitolohiya. Ibig sabihin, ang kwentong ito ay hindi totoo. Pero hindi nangangahulugan na ganun din si Moses. Dahil posibleng may Moses talaga na nabuhay noon. Hindi nga lang naitala ng maayos ang kanyang kwento. Kaya sila nang hiram ng kwento mula sa mga Akkadian at Babylonian. Posibleng meron talagang Moses na tao noon, pero hindi siya naging prinsipe ng Egypt. Maaring dinagdag lamang nila ito upang mabigyan ng mataas na pagtingin ang kanyang karakter. Sa madaling salita, ang kwento ni Moses ay hindi totoo. Pero si Moses ay posibleng totoo.
Mga ka-LE, napansin lang namin na maraming nagtatanong at nagtataka kung bakit nahahawig ang mga kwento sa Bible sa mga Sumerian tablets. At para sa iba nga, ito ay nakakagulat. Pero tandaan natin mga ka-LE, na nakakagulat at nakakapagtaka lamang ang isang bagay kung kulang ang kaalaman natin tungkol dito. Ang dahilan kung bakit magkahawig ang mga kwento sa Bible at kwento ng mga Sumerian tablets ay makikita natin sa ating kasaysayan. Ang tinuturing na ama ng mga Hebrew ay ang lalaki na nagngangalang Abraham. Siya ang common patriarch ng tinatawag nating mga Abrahamic religion. Ito ay ang Judaism, Christianity, at Islam. At ang hindi alam ng marami, si Abraham ay hindi isang Hebrew. Sa katunayan, hindi nga siya isinilang sa Israel. Siya at ang kanyang asawa na si Sarah ay nagmula sa syudad na kung tawagin ay Ur na matatagpuan sa Sumeria. Kaya kung iisipin mo, hindi nakakapagtaka na maging magkahawig ang mga kwento sa Bible at Sumerian tablets dahil noong lisanin ni Abraham ang Sumeria upang magtungo sa Israel. Dala-dala niya ang mga kwento mula sa kanyang lupang tinubuan. Ito ang dahilan kung bakit lubhang nakakalito ang mga kwento sa Old Testament. Kagaya na lamang ng tinalakay natin sa part 1 at part 2. Yung verse na Genesis 1:26. Let us make mankind in our image, in our likeness. Kapansin-pansin ang pronoun na kanilang ginamit. Ito ay naka-plural form. Ibig sabihin, ang nagsasalita sa kwento ay maraming kasama o kausap. Ito ay taliwas sa isang libro na nagtuturo tungkol sa iisang Diyos. Dahil ang mga kwento rito ay nagmula sa isang kultura na naniniwala sa maraming Diyos. Ito ay ang Sumerian culture. Yan ang dahilan kung bakit nahahawig ang mga kwento ng Bible sa mga Anunnaki. Dahil ang patriarch ng mga Abrahamic religion ay nagmula sa Sumeria. Ito ay si Abraham. At ang kanyang pinaniniwala ang Diyos ay ang mga Anunnaki. Ang mga Anunnaki na aking tinutukoy ay ang kampo ni Enlil, ang mga Anunnaki na malupit sa mga tao. Ito siguro ang paliwanag kung bakit maraming hindi magandang inkwentro si Abraham sa mga divine beings ng Bible. Kagaya na lang ng hiniling ng Diyos na patayin niya ang kanyang anak na si Isaac at ialay ito sa kanya. Isa pa ay ang pagbisita ng mga anghel sa kanyang tent na planong wasakin ang Sodom at Gomorrah. Ka-LE, kung iisipin mo, tila malupit ang Diyos ni Abraham, hindi ba? Ang ganitong pagtrato ng Diyos sa mga tao ay tumpak na tumpak sa karakter ni Enlil at ng kanyang mga anak. Kung hahanapin natin ang pinagmula ng lahat ng kwento at paniniwala tungkol sa mga Diyos, malalaman natin na ang lahat ng ito ay nag-ugat sa mga Anunnaki. Habang lumilipas ang panahon, mas dumarami pa ang nakakaalam ng iba't ibang kwento ng mga Diyos mula sa sinaunang mundo. Pero gaya nga ng sabi ko sa simula, kahit alam pa ng lahat ang isang kwento, hindi ito nangangahulugan na ang kwentong iyon ay totoo. Sa susunod na episode natin ka-LE, gusto ko na samahan niyo kami at isama niyo na rin ang inyong mga barkada. Dahil muli nating bibisitahin ang Genesis at doon natin malalaman na mali ang ating pag-aakala tungkol sa mga Diyos. At kagaya ng dati, samahan niyo pa rin kami ha. Sama-sama tayong magulat, malito at magtaka. Walang bibitiw ka LE. Magulo man ang ating mundo, salig lamang sa Ginoo. Hanggang sa muli ka LE. Salamat. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Learning Express 101 at panigurado marami na namang katanungan ang
tumanim sa ating isipan ngayon. Yes, oh. Ay, marami nagtatanong kung ano, kung ano daw ba mga pangalan natin. Sabihin na ba natin, wag muna? Siguro sa ngayon, saka na lang, saka na lang. Saka na lang. Malalaman din naman ng bawat isa kung sino ba at sino ba tayo. Nasa likod. Oo, malay mo naman. Ako pala si Enlin. Hindi, tawag dito guys. Kasama ko ngayon ang team captain ng Learning Express 101. So guys, kung nabobosesan nyo siya guys, maririnig nyo dahil sasampulan niya tayo ng kanyang maalamat na boses sa opening. No, yan, Learning Express 101. Wait, ako muna. Intro kita. Yan. Guys, ito lang team captain ng Learning Express 101. Go! Ano siya? Matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Ako po yung ano, yung nasa intro po ng bago mag-play yung video, ako po yung maririnig nyo muna and then sumunod na po yung ating voiceover ulit na si Ayan. Ako nakilala ka na nila bilang Ayan. Ako si Ayan. Ikaw si Ayan. Ayan. Hindi guys, yan. Si team captain guys, yung team lead ng Learning Express 101 team. Yan. Siya yung team lead ng LE 101 and sa kanya kami nagre-rely ng mga ano namin, ng mga ideas. At siya yung nagli-lead sa amin guys. So, yun. Team captain, mag-thank you ka naman sa mga ka-LE natin. Maraming salamat po alam na sa... Siguro gusto ko lang pasalamatan yung buong mundo kasi hindi lang naman tayo nasa iisang lugar lang. Maraming OFW. Ayaw lang naman nasa iisang lugar. Pero yung mga tagapanood, tagasubaybay ng Learning Express 101, lalo na ang Anunnaki series. Ayun, maraming salamat sa inyo kahit saang party man kayo ng mundo ngayon. Lagi niyo pong ingatan. Siyempre, yung kalusugan niyo para... Exactly. Maging healthy tayo palagi. Huwag niyo pong kalimutan alagaan ang inyong mga sarili. Iwasan muna siguro yung pagpupuyat. Siguro panoorin nila pag upload. Hindi, nag-upload naman tayo ng hapon, no? Oo. Sabado ng hapon. Para hindi rin maiwasan din yung mga pagpupuyat talaga. Tsaka guys, alagaan niyo rin guys yung mental health niyo, lalong-lalo na ngayon na quarantine. Marami yung nadidepress, yung ganyan. Tandaan niyo lagi guys, meron kayong makakasama at makakausap. Okay, lalo na ngayon guys. Salamat sa pagdating ng social media, no? Oo. Nagiging connected tayo sa isa't isa kahit nasang part pa tayo ng mundo. Ayan, guys. So, huwag mahiyang mag-reach out, no? Thank you sa modern technology. Oo. Yun. At saka, guys, samahan natin. Maraming salamat din pala, guys, sa mga nagla-like at nag-share ng ating mga video. At malapit na po tayo mag 35,000 subscribers. At sana po tulungan niyo po kami na mapaganda pa po ang ating channel, especially sa mga graphics po natin. Oo guys, diba? Maraming salamat sa inyo guys dahil lahat ng ginagawa namin ngayon guys para sa inyong lahat ng mga ka-LE. Yan. Mga ka-LE, maraming salamat din pala sa mga inspiring comments niyo na nakakapag-uplift ng soul. Diba? Parang nakakagaan ng loob din yung mga ano, yung mga naririnig namin. Ay yung mga nababasa namin comment mula sa inyo guys. At sa lahat ng mga nanonood, ayan, at sa mga nagla-like at nag-share, utang namin sa inyo ang lahat. Kayo ang silang the best. No? Silang the best na viewer sa lahat. Ayan. Thank you. Thank you so much guys. Parang puro yung isipan namin laging puro pasasalamat. Ang namumutawi sa aming mga bibig. So baka mag-launch na tayo ng podcast niya. Malay mo. Malay natin. Nila kasi para at least mas mapadali pa na pwede pa silang makagalaw kasi sa podcast, makikinig na lang talaga sila. Oo. Pwede sila naghuhugas ng plato habang nakikinig ng podcast. Ay, by the way guys, no, mag-comment na lang sila kung gusto. Ka-LE, mag-comment na lang kayo kung ano, kung gusto nyo gumawa tayo ng podcast. Gagawin natin yan, no. At saka ano, kung gusto nyo rin ng mga kwentong kababalagan, ganyan, yan, magdadagdag tayo ng writer natin. Pag-aaralan natin. Kayo din guys, mga ka-LE, mga nag-aaral dyan, mag-aral ng mabuti, magsikap, at lalong-lalo na ngayon guys, time management. Dahil ang hirap talaga ng module. Nakita ko ngayon sa pinsang ko, ang hirap, grabe. Oo, kaya dapat talaga magsumikap, magsipag para makaahon din sa hirap. And of course, huwag kakalimutang mag-pray. Ayan. Totoo, yeah.
Oh, yung ano guys, yung very very Filipino phrase na laging sinasabi ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Ayan ang salig lang sa Ginoo. Yan. Salamat po sa inyo. Sa mga gusto rin po walang magpa-shoutout, pwede nyo po yung i-comment yung buong pangalan ng pamilya nyo kasi ipa-flash po natin yan sa screen. Sa screen. Ayan. Dito so na guys, tayo nagtatapos. Guys, baka mamaya yun, at na sila magkaroon ng part. Napaos ako kakatapos ko na mag-record. Oo nga eh. Okay, guys. So maraming salamat sa inyo guys. Ingat palagi. Bye-bye po. Bye. Bye mga ka-LE. Ay, yung ano ko pala no, yung ayan. Ay, hindi. Hanggang sa muli ka-LE. Salamat. Salamat.